now try to test it. Okay, let's try. So, she is my sister. It's one of my favorite recipes. It's perfect. Perfect. It's really perfect. Yeah, that's yeah. Well perfect. Done. Guys, is magluluto tayo ng lamb stew na Arabic version. So, samahan niyo ako sa aking kusina para makita niyo kung paano gawin ang napakasarap at napakasustansya ng pagkain. Ito na yung ating pangunahing sangkap ng ating lulutuin for today. So, nandito yung ating lamb na ganito lang ang pagkahiwa niya, guys. At saka nandito yung ating garlic, yung ating tomato paste, at saka yung ating mixed Baharin masala. So, the flavor ng mga spices na to, guys, is napakayami talaga. So, ayan, nandito yung ating sangkatutak na onion at saka yung ating organic chopped spinach. So, ito ngayon ang ating healthy food for today na para sa lunch ng aking mahal na amo. So, watch out, guys! Ang susunod na steps na ating gagawin sa ating pagluluto for today. So, ito yung ating pan. So, mainit na siya. Ilagay na natin yung oil, guys. So, I'm using virgin olive oil. Ayan, guys. Ayan siya. Once na mainit na yung ating oil sa ating pan, ilalagay na natin yung ating onion. Ayan. Promise, guys, this food, guys, is napakasarap talaga niya. So, yung tatay ni Amo ang nag-ano sa akin, nagturo ng pagkain na to. So, yeah. I try my best na papakainin ko yung aking mga amo ng masasarap na pagkain, charo. So, ayan, guys, habang naglilibang lang as an ani. So, ayan. Luluto na lang tayo ng ating pagkain. Charbis. Ayan, guys. Nagiging translucent na yung ating onion. So, ilalagay na natin yung ating garlic. Ayan. Translucent na yung ating ating onion. So, ilalagay na natin yung ating karne. So, ayan, guys. Ilalagay na natin siya. So, make sure, guys, to wash the meat na properly, guys, ha, before you cook. So, at hiyaan na natin siya maluto dyan. Hiyaan na natin siya. Anuhin muna natin na mawala na yung pagka-pink niya, saka na natin siya dagdaga ng iba pang mga sangkap. So, ayan, guys, ready na yung ating karni na ano na siya, natanggal na yung parang mga tubig niya. So, ngayon, guys, isahan na natin sa paglalagay ng ating mga spices. So, ito yung ating cumin powder. Ayan. Maglagay tayo ng isang ganito ng kutsarita na puno. At saka yung ating coriander powder. Isa din. Ayan. Yung ating Baharin mix masala. Itong Baharin mix masala, guys, is napaka bango talaga niya. So, dalawang ano natin ilagay. Ayan. At saka yung ating black pepper. Kunti lang ating black pepper, guys. At atin na siyang haluin. Nabango talaga niya, guys. So, yung ano ng mixed spices na nandito. Ang bango talaga niya, guys. Lagyan na rin natin ng ating meat masala.
masala. Ang isa. Ayan. So, napakasarap talaga ng ano, bango pa lang, paamoy pa lang. Ano na siya, ulam na. Napaka-yummy. Ready na yung ating meat. Lagyan na natin yung kunting ano, tomato paste. At natin na siyang haluin. Yan. So, after the tomato paste, guys, ilalagay na natin yung ating tomato sauce. But make sure, guys, before ninyo open yung inyong can, is nahugasan nyo na. Kasi alam nyo na. Haluin na natin siya. Isunan natin yung ating apoy. Dagdagan na natin siya ng ating water. Pero make sure, guys, na yung idagdag niyo ng water is yung nakakulo na, yung kumukulo na. Ayan. Ayan dyan, guys. Lagyan natin siya ng vegetable cubes. Nang idagdag ang ating frozen spinach. Ayan, organic spinach. So, pati lang siyang lupin dyan. Ayan, saka yung water niya, guys, tansyahin niyo, guys, ha? Dun mamaya, magdagdag tayo ng water dahil pag na-open na itong spinach, is matutuyo na siya. So, dagdagan natin ng water mamaya. Sakpan, guys, at i-adjust natin yung ating apoy kahit dahil ang ano nito is 9, so ilalagay na natin siya ng mga 7. Yan. Yun, guys, ito na yung itsura ng ating ano, mga 2 hours na siya na inanok lang sa mahinang apoy. So ngayon, guys, is magdagdag lang tayo ng ating salt. Ayan. So, sinabi ko na, guys, is kailangan natin siyang dagdagan ng hot water for now kasi natuyo na siya. Ayan, dagdagan ko natin ng hot water a little bit. Ayan. At saka na natin titikman yung tamang timpla. Yan, tama na siya sa ating panimpla, guys. So, ilalagay ko na yung ating red beans. Ayan. So, bago natin ilagay yung ating red beans, guys, kailangan natin hugasan muna kasi napaka, yung parang slimy siya. So, hugasan, tanggalan muna natin sa kanyang original na sabaw na nakalagay sa lata. So, ngayon, ilalagay na natin siya, guys. Guys, at idadagdag na natin yung ating black lemon na nahugasan na natin. So, ayan yung black lemon. At saka, haluin na natin ulit. Ayan. Masarap ito, guys, kung maano to sa kanin, white rice, or kami, guys, mostly ang ano namin pares nito is quinoa. Minsan yung red quinoa, minsan yung white quinoa. So, ayan, guys. So, napakasarap talaga niya, guys, at napakabango. Ayan, guys, is tama na siya sa panimpla at saka yung ating lamb cubes is napakalambot na niya, guys. So, ngayon, guys, is nalagyan na natin siya ng ating
isang ganito na del, yung chopped del. Mostly kaya pinaprosin ko yung aming del at saka yung aming fresh coriander dahil sa marami kaming tanim na coriander at saka del. So ayan, pinaprosin ko siya. So ngayon lalagyan ko siya ng ganito at saka atin na siyang haluin. Pangpadagdag ito ng sarap, lasa ng ating mga pagluluto ng ating mga daun-daun. Ayan. Try to taste it. So, she is my sister. Favorite recipe is perfect. It's really perfect. That's perfect.